What's up guys? Jonah Paharillo here with another video. At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng Windows sa bago nyong PC. Kakabili mo lang ng bagong PC or kakabuild mo lang ng bagong PC at hindi mo alam kung anong gagawin susunod. Binuksan mo yung PC mo at hindi ito gumana agad dahil wala pang operating system or wala pang Windows na naka-install. Nag-boot lang ang PC mo sa BIOS at wala kang magawa. Isa ito sa common mistakes ng first-time PC builders or first-time PC users. Akala nila ang PC ay parang laptop na meron ng Windows pagkabukas. Sa PC, wala pang Windows dahil pagkabili mo ng storage, wala itong laman. Kaya kailangan mo muna mag-install ng Windows. Sa pag-install ng Windows, kikilanganin mo ng isang flash drive na merong at least 8GB. Dahil dito natin i-install ang Windows boot drive na ikakabit natin sa PC. Tara at install na natin ang Windows. Let's go! Okay guys, so first step ay ikabit ang USB sa inyong PC. Makikita nyo nga na kinabit ko na yung USB sa aking PC. At makikita natin na wala itong laman. Kailangan sa pag-install ng Windows sa USB ay ang USB ay walang laman. Pagkatapos ikabit ang USB sa inyong PC, i-search naman natin sa Google or sa browser ang Media Creation Tool. Importante ito dahil dito natin madadownload ang Windows 10 ISO file na gagamitin natin sa pag-install sa bago nyong PC. Media Creation Tool. Pagka-search nyo ng Media Creation Tool, i-click nyo yung unang link na lalabas dito. Ayan. Pagkatapos nyo mapunta sa website na to, i-click nyo yung Download Tool Now. Nag-download na nga yung .exe file at pipindutin natin ito. Yes. Ito, nagsisetup na nga yung pag-install natin ng Windows. Lalan natin intayin dahil medyo matagal ito. Ayan, yung license terms. Accept natin para ma-download natin yung Windows. At saka nga pala guys, sa pag-download ng Media Creation Tool, kailangan nyo gumamit ng PC na gumagana or laptop na gumagana. Pwede nyo gamitin yung luma yung laptop para install itong Media Creation Tool sa USB. Ang i-select natin dito ay Create Installation Media USB Flash Drive para sa another PC. Ayun, kaya sabi ko nga guys, kailangan nyo ng iba pang PC para makapag-download ng Windows sa bago yung PC. Click natin Next. Ayan, Recommended Options. Next. USB flash drive yung pipiliin natin since nagkabit tayo ng USB. Next. Next. Hintayin lang natin guys dahil medyo matagal ito. 1 hour later. So ayun na nga guys. Ngayong tapos na natin i-download yung Media Creation Tool sa ating USB, i-plug in na natin siya sa bago nating PC. Plug in mo siya bago mo pa siya buksan. Pagkatapos mo i-plug in yung USB sa bago mo PC, bubuksan mo na siya. Pagkabukas mo ng PC, paulit-ulit mong pipindutin yung delete hanggang sa mag-boot siya sa BIOS or sa motherboard. Paulit-ulit lang natin itong gagawin hanggang sa mag-boot.
Ayun na nga guys, nag-boot na nga siya sa BIOS. Ito yung makikita nyo kapag wala pang Windows na naka-install sa PC nyo. So ayun guys, nandito na nga tayo sa BIOS. Kung saan makikita natin ang ilan sa mga settings. Ang importante dito ay ang boot priority. Kung saan gagawin natin boot priority, ang ating USB na merong media creation tool. Para sa akin, ito yung SanDisk Partition 1 na may 29 GB. Lalagay natin siya dyan sa unahan. At para sure, i-click na din natin yan. Pagkatapos may click yun, magbo-boot siya ng Windows. At meron ng Windows yung PC mo. Susundin mo na lang yung steps na nakasabi dito. Ito yung lalabas sa unang boot ng Windows sa bago mong PC. Ayan, language, time and currency, keyboard input, lat, US, next. Next na natin yan. Tapos, install now. Since wala tayong product key, pipindutin natin, I don't have a product key. Tapos pipindutin natin dito, Windows 10 Pro. Pwede naman kayo mamili kahit ano, pero ako, pipiliin ko Windows 10 Pro. Pindutin natin next. Ayan yung parang contract or yung license terms. I-click mo ay accept para mapindot mo yung next. Custom, Windows only. Ngayon, sisiguraduhin natin, i-install natin yung Windows sa SSD para mas mabilis mag-boot yung PC natin. Ito nga yung SSD, yung 223 GB. Pindutin natin next. Ayan, hintayin lang natin yan hanggang sa mag-install yung Windows. Ayun na nga guys, nag-restart na dahil na-install na nga natin ang Windows 10 sa ating PC. Try muna natin bago mag-restart ulit.
Hintayin nyo lang guys kasi medyo matagal eh. Kasi first time mag-boot ng Windows sa PC nyo. Andito na nga. Andito na nga yung Windows. Nag-boot na nga. Pipiliin na natin region. So, Philippines. Since nasa Pilipinas tayo, pipiliin natin Philippines. Keyboard layout, US. Skip. Hintayin lang natin guys, since first boot medyo matagal talaga. So ayun na nga guys, nag-boot na nga yung PC natin for the first time ng Windows. Dalawang apps lang yun nandito. Microsoft Edge at Recycle Bin. Microsoft Edge yung browser. Pwede kayo mag-download ng Google at ng kung ano-anong apps. Ayun na nga. Yung akin, meron ng wallpaper kasi dun sa luma kong account, may wallpaper. Kaya ayun guys. Magagamit na nga natin ang PC natin at na-installan mo na nga ng Windows. Okay guys, so doon na nga nagtatapos ang tutorial sa kung paano mag-install ng Windows 10 sa bago nyong PC. Don't forget to leave a like and subscribe kung nakatulong ang video na ito sa pag-install ninyo ng Windows 10 sa inyong bagong PC. Also comment down below what other tech-related things do you want me to feature on this channel? Salamat sa panonood. See you in the next video.